Hello guys, gumawa ako ng spare gun or yung pana, no, homemade. Ito po'y kahoy na tugas, kung tawagin sa amin, or mulavi yata to sa iba, or mulawin. Ito po yung trigger, tapos yung barrel niya. So, gamit ko lang dito ay sander or angle grinder para mabuo siya or maging ganito yung itsura niya. So, ito na po guys. Malapit na siyang matapos. So, ito yung trigger na ginagawa ko. Stainless steel siya. So, dinandahan ko lang siyang gawin matagal. Matagal bago ko siya nabuo. So, dahil hindi kasi siya flat bar, round bar siya. Kaya kailangan ko siyang i-sander muna para maging flat. Tapos ito ba, hinahinay na yung pagkakabit ko. Hanggang sa mga ilang buwan ko yata ito nabuo. Naging ganito na pong itsura niya. So kung nilagyan siya ng trigger guard. So, ito na po siya guys. Buo na po siya. Kulang na lang yung line na lang po. So, may kuha na din siya sima. Or flippers yata yung tawag nito. So, ayan guys. Tatlong guma na 16mm yung nilagay ko. Ito din yung sinturon na pangpabigat ko pag nagsisid. Subukan natin guys ng kung may mahuli ba. Test fire lang ito. Sana makahuli. Wala pala akong kamera pang sisid guys, kaya ito lang, cellphone lang yung gamit namin. So hindi makikita kung ano nangyari sa ilalim. Mahirap lang po kami guys, kaya ito lang, ganito lang yung ginagawa namin. Yung asawa ko pala yung nagbibidyo sa akin sa mga oras na ito. Kasama ko siya habang naliligo siya ng sa dagat. So ako naman ay sumisisid. No, tinatry lang namin kung ano yung makukuha sa mga oras na ito. So sana surtihin. Di bali na walang huli guys, kasi pang ceasefire lang naman to. Titingnan natin kung gagana ba yung spare gun natin, no? Kung hindi ba siya magre-release kung may guma na. Yung kusang nagre-release ba? Yun kasi yung delikado pag ganun yung mangyari. So, ito na guys. Nakahuli ako ng isa guys, maliit, hindi ko na binali kasi patay na naman siya. Malaki kasi siya tingnan sa ilalim eh. Maliit pala.